bulag pa yun. Oo, isang bulag siya. Anim ang kanyang mga anak. Humihingi po siya ng kahit kaunting tulong sa ating sarili dali bisyo. So, ngayon, bibisahin tayo natin sa dali. Sige, punta na natin. Oo, punta natin. Dali ni Soy, si pangalan ni tatay? Ronaldo. Ayan, si tatay Ronaldo, saka? Si Rose. Rose, si nanay Rose. Dati ti sa'yo, sabi ko ako na, tinignan ko na sila dito. Sabi ko, babalikan ko sila para at sa maintindihan natin yung sitwasyon nila. Yung sitwasyon nila. Kaya ngayon, binalikan. Paano mo nakilala sila ng lahat? Kay Ate Jocelyn. Ate Jocelyn. Oo, si Ate Jocelyn. Ngayon na, si tatay, mayroon na siyang sinabi niya sa akin. Tatay, ano nga po yung hinihiling niyo tayo? Sana pag-umakata. Kasi, nangyayari sa akin, hindi ko alam kung ano yun. Mayroon ipaliwanag, pero nangyayari sa akin para akong pinukulag o binabaran. May mga hindi ko kung anong exit ano, may pumapasok, pinapapasok sa ilong ko, sa bibig ko, sa tenga ko, sa puwet ko. May ganyan mga nangyayari sa akin, yung nararamdaman ko. Tapos yung mga nagsasalita ng narinig ko na ano sila, hindi naman sila kumbaga na matukoy kung sa ano, basta naririnig ko sila, minsan nasa tabi-tabi lang sa ganito, kaya minsan tayo nasa labas, naririnig ko, pero yung mga ano ko, mga anak ko, pag tinatanong ko sino, nasabi nila wala raw. Kasi nakuhan mo, medyo bulag si... Hindi ako malaki. Hindi na po kayong nakakita, tatay? Matagal na. Totally blind. Matagal na po talaga kayo nga, hindi nakakakita. Ano ho? 2010 na ako nung nawala ng panahin. Bakit? Paano po yan? Glow po ba? Okay. Tapos si asawa niyo po, si Ma'am Rose. Nani Rose, yung mata niyo din nakaroon din ng tarata, no? Hindi po. Ano po ito? Grasya ng nanay ko yung succession po. Yung isa? Tapos yung isa? Tapos itong isa po, kasi nung nagtrabaho ko noon, na ano lang siya sa contact lens. Natulugan niyo. Pero napachikap niyo? Ano po namin pinagamot. Kaso, ngayon po, hindi na ako nakabili ng gamot ng pang-patak po. Maintenance. Kasi nawalan kami ng trabaho. Sa labas. Pero yung isa niyan, nakakakita pa naman. Medyo ano na siya, yung mausok na po, yung mausok na lang nga tingin ko sa inyo. Mausok? Yung blurred na, blurred na. Pag nakasalamin naman? Hindi ko po rin alam. Gusto ko po magpasikalo sa inyo. Kasi baka po yung mga salamin na yung medyo mataas yung rate na grado, baka pwede pa makalinaw. Kaso wala kami kasi kaya gano'n na ngayon kasi wala na kami trabaho, yung mga anak ko na lang nagtatrabaho. Paano na lang yung hanap buhay? Araw-araw yung panso? Kahit pa pagkailangan? Anak po namin, yung panganay ko at saka pangatlo kong anak, sila nagpapalitan din sa tindahan. Pag may pasok yung isa, siya ang papasok pag nasa tindahan, pag pumasok sa school. Parang sulitan sila, pumayag din yung mga munita na gano'n yung para tuloy-tuloy ang bigay nila sa amin ng sa kanila ng demanda para meron kang pang-araw-araw tapos sila pambaon nila sa mga kapatid nila kasi 200 pesos a day. Dalawa na po sila no. Paano 200 a day? 200 dati ni Soy, a day sila. So, ibig sabihin, yung dalawa na nagtatrabaho, 200 pesos a day ang hinihingi sa kanila. Bali, 400. Hindi, no, 200. 200 lang? Dalawa na sila noon. Dalawa na sila noon. Kasi
nagsalitan po sila kasi ng araw. Kasi hindi sila sabay-sabay mag-aral doon sa school. Ah, yung isa umaga, yung isa hapon. Hindi po. Itong araw na ito, yung pangatlo ko. Tapos, yung pangalan ko naman, bukas ang pasok niya. Ganun, parang sa nito mo. Saritan sila. Kaya kumbaga, parang sa isang person na yung pumapasok. Kasi para yung araw sila nila doon, hindi mawawala yung sa isang araw. Sana Ma'am Lan, hirap din talaga kasi ay nung alagang naman doon. Yung 200 na yun, ano po yun? Sa pagkain daw na po na? Sa pagkain po, binibigay po nila sa akin ngayon. Inaano ko po siya, hinahati ko kung paano po gagawin. Kasi kung minsan naman po, may nagpapilit po sa akin. Na nagihilatin po kayo? Mm-hmm, may nagpapilit sa akin minsan. Kasi bayad sa akin, 50. Ganun kung buo yun, magbigay sa kanya ng 100. Nakakatulong ako sa anak ko. Pero kung wala, sila lang talaga. Kaya, ahatin ko yung isang 200 na yan. At paano ko gawin? Bibigay ko sa kanya yung 70 na pinaliyan. Katulad na yun, Naya. Kasi, sige ko lang. Ganun dati na sa'yo. Pumunta kasi ako nung dun sa, sa pagtatrabuhan ng kanyang ng katulad. Pumunta ako dun. Then, ang sabi sa akin nung, mayari nung karinderiya, nagpapadali si Lobo para sa ulam, para hindi daw para maano. Kasi 200 kasi, ang kasama na rin po doon yung pagkain tanghalian, pagkain ng mga bata, kasi doon na rin kumakain mga bata. Tapos nagpapadala din daw yung may-ari ng ulam din. Pag sa tanghali, tama po ako. Kaya tagalan nila kami para. Mga ilang taon na po yung anak niya na yung isa, 19. Yung isa ko naman, 16. 16. Tapos na, sa mga ganyang edad, marunong nag-imantag. Oo, believe ako. Kasi, yung nila, dati siya pupunta din natin yung bata doon sa, hindi lang yung malapit lang sa taas lang. Yung panganay ko po yun ngayon. Ayun nga yun. Kasi anong nakakatuwa dati kasi, napakasipag nilang bata. Kasi alam nila na ngayon, sa murang edad nila, alam na nila kung anong responsibilidad nila. Kasi siyempre, si nanay sa kasi tatay, hindi na magawa ngayon kasi nga ay meron silang karamdaman. Saka po naman sila kasi nung bago nawala yung kanilang po, nung araw na grade school pa lang sila, yung pamanay. Dati wala pong banang bahay-bahay din. Tatanim kami dyan ng gulay. Ngayon pinang bebenta ng mga anak ko. Guide na rin siya. Kasi nangalakal po sila. Tapos, sila yung nangalakal dahil. Nung nag-totally blind ako, nag-blackout na ng 2010. Nag-blackout na yung panunin ko. Nag-ano kami ng pangalan ko. Nangalakal kami. Nangalakal kami ng gabi. Sa umaga, pumapasok sila. Sa gabi, nangangalaal kami ng pangalan. Yung nalaan niya ngayon? Bali, 5 years. 5 years kami nangalakal ng anak. Tapos, may nakasabay kami na magnanay sa circle si. Sinabihan ako na mag-aral ako mag-aral. Binigyan ako ng address nung school. Pagpunta naman ako doon, nakapag-aral ako. Ngayon, nung nakapag-aral ako, nakagraduate ako, nakapagtrabaho ako. Tapos, nagkaroon pa nga kami ng pwesto sa Wilcon, sa Masads. Ngayon, nag-pandemic, diba, nagkaroon ng lockdown, doon na nagsimula yung nangyari sa akin. Pagdating ng pandemic, nung unang lockdown, tapos nagbukas uli yung open, nakapag-open pa ako ng pwesto, doon na nagsimula yung kalbaryo ko sa nangyayari sa akin hanggang yun nga yung nararamdaman ko, parang kulang o barang ang ginawa sa akin. Magpahanggang ngayon, yun ang napapahirap sa akin hanggang ngayon. Kaya yun ang hinihingi din ko na pwede ako makapagawa sa
kasi iba ang ginagawa sa akin ni Luis. Hindi ako pinapatulog araw gabi. Lalo ko. Minsan may nararamdaman ako sa bibig ko parang may hangin na ipinapasok sa loob ng ano ko. Nararamdaman ko yan. Tapos ang katawan ko kung ano-ano sumasakit sa loob ng katawan ko. Ganun na nangyari sa ulo ko. Puro pa ano, tapos yung paraong niyuyugyug na ganun. Yung paraong may hilo. Oo, ganun. Ang ginagawa sa akin, araw-gabi yan. Walang humpay ang ginagawang pag-aano sa akin. Kaya, natanggal ako sa trabaho ko. Tinanggal ako yun. Nung kasi yung pwesto ko, kumbaga, inano ko sa, ano, sa dati kong kaklase sa massage. Kumbaga, nagpatulong ako sa kanya kasi wala akong ganong tao na sarili niya. Kumbaga, permanente. Mm-hmm. Eh, naano ako yung kaklase ko na tulungan niya ako na kung pwede, anuhan niyo muna ng tao yung pwesto ko para kumbaga, wag lang maano yung masaya. Mm-hmm. Eh, kaso, ang nangyari na siguro nga kapatira sa mga yung kaklase ko, siya na ang umano. Siya na ang ano lang ng masahiyan ngayon yung pangalan ng masahi niya ano sa kanya na oo yung ako yung sa akin wala na ibali wala na nangyari nga na masukan ako sa kanya eh kaso yung problema ginugulo ko sa trabaho ko ng mga gumagambala sa akin alam niyo kahit nagtatrabaho ko inaano ko eh, bagat, nitira ako eh. Ano, bigla po ko ba kaya nagsisigaw? Parang gano'n? Oo, oh, minsan nagagalit ako, minsan na... Walang dahilan po? Hindi ko lang alam kasi yung mga nangaano sa akin eh. Naririnig ko, ito ba yung ano? Hindi lang pala niya, ganito, ganyan. Pero ano? Puro bulag na po kayo, no? Oo, nagbabasa siya na ito na rin siya. Ito na lang ako. Kaya nung bandang huli, yung kaklase ko, sinabihan ako, Kuya, huwag ka muna pumasok. Kasi minsan, nagagalit ako eh. Kasi minsan, naanohan ko, minsan, para ba nagpapamasahe sa amin yung umano sa amin. Marami. Yung trip sa inyo? Oo, yung gumagambaya sa amin doon, ano. Alam niyo, kahit ang mamasahe ko, naanohan ako ng kung insekto, sa ilong, sa bibig, sa tenga, yun, sa pitko, kung ano, kasi nararamdaman ko may lumilipad-lipad sa ganito ko, sa ulo ko, sa mukha ko, ganyan, sa mata ko, ganyan, ganyan. Kaya sabi ko, barang itong ginagawa o kulam ang ginagawa sa akin. Minsan parang merong ano, yung alikabok, alikabok, ano, sa lalamunan ko. Kaya sabi ko, hindi normal lang nangyayari. Kaya minsan nag-aaway kami ng misis ko pag nagagalit ako. Kasi umaga na sa iyo pala sa kanilang lugar. Tapos sabi niya, nandiyan na kayo. Grabe yung pahirap. Gusto ko mang pumasok, hindi ako makapasok kasi nanginila ako. Oh, parang nandiyan lagi? Oo, oh, kahit saan ako pumunta, sinubuan ko na nga na pumunta sa ano kasi hindi na ako pumapasok. Ginagawa ko, sumasama ako sa mga kaibigan ko na nagpupunta sa mga overpass. Ito, mamalimus, gano'n. Kaya nga nung nakaraan yung ano, nandoon siya. Sa overpass, sa mga kumakas. Sa Tandang Sora. Saan sa Tandang Sora? Hindi, dito sa Tandang Sora. 20 years na kami nalagip dito. 20? Sa lugar na ito. 29 years. 20 ano? Bari, wala pang bahay. 22 years. Wala pang bahay ko. Kapanin ko kami dati. Yung mga anak ko maliliit pa yan sila. Sila nalilitlan ako. Nagkakampong, kasi nagkakampong po siya kahit na doon nag-umpisa lumaruni yung mata niya, umano na. Kasi 2010, doon na siya na asin na ano na. Ayan niyo po, magkakaroon tayo ng paraan na makaaroon tayo ng matingnan ng mata niyo po.
sila. Sige po na yun. Sa ngayon, yun po na muna tayo, no? Babalik po ulit kami dito. Kasi pero, po, ma'am, yung panganay po, ay yung pangalan ako, mag-birthday yun sa Lenny. Friday ako. Oo. Kasi, yung mga kaklase ng mga anak ko, parang yung nag-aanuhan sila. Hindi. Nag-aanuhan sila. Kasi, parang gusto nila kasi, pahit mo na. Kasi sabi mo, simula pa silang bata. Hindi sila nakaranas na mag-birthday ko. Wala pa daw na nga, dati ko sa'yo, yung wala pa ng bata, hindi pa nakaranas sila na mag-birthday. So yung mga classmate ng anak niya, nag-ambagan. Nag-ambagan sila para sa birthday, mayroong handa. Ay nakakatuwa naman kasi, minsan mga tayo mga kaibigan natin nagtutulungan, tumulong no, para at least may bigay natin kahit kaunting kasinahan lang. Nakakatawa. Sige, dati ito sa'yo. Oh. Kung sakto na Friday. Friday na lang tayo. Makikain na ito na lang. Ayan, sige. Ayan sa ngayon muna. Hanggang dito muna tayo. Para surprise din natin sa fan. Anak niya. Anak niya. Tama. Surprise lang natin. Sige. May surprise kami sa anak niyo pagkabalik namin dito. Huwag niyo muna sabihin nanay para mas... Pero nandiyo pa siya kung ano. Sige, yun. Wala siya. Pero, Friday na tayo. Friday na po ang balik namin para may bigay namin. Kaya natin umaga dati. Sige, kaya naman. Kasi special day yan. Saka at least magkuha na din tayo ng pang-birthday ni... Bibo niya pala dati sa iyo. Niya kasi nga danas pa ng gusto niya kasi kaso nawalan siya ng pangarap niya na talaga yun kasi maliit sila iba pala eh. Ano sila sa trabaho, kumbaga tagtag sa trabaho. Ipat naman sa trip ito bang the time na nanlalabo pa lang magpanungin ko, nagtatanim ako. Ang hirap na magkatanim. Sila naglalabo yung mga tinatanim na pinagtitinda ko sila sa edad nila na 8, 7, 8, ganyan, 9, ano sila. Naglalako na sila na Ayan niya po na, babalik po na. Ayan na mga ka-cute, babalik na lang po kami ulit. Ito total medyo malapit-lapit lang kasi at mga ka-cute, actually malapit lang po ito sa Himlayan. Unting lakad nila sa Himlayan na to. So ayun, babalik po tayo dito para madala po natin yung konting surpresa natin sa ating nanay at kay tatay. Ayun. Ewan mga cute, bukas ulit. Tama? Yo.